Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Pagod ka na ba sa buhay mo? Ang gawin mo lang ay magtanong ng isang simpleng tanong sa iyong sarili. Magpapatuloy pa ba ako kahit nahihirapan na ako? O magpapalubog na lang ba ako sa aking kalungkutan? I know you want to grow from your experience. At ang masasabi ko lang sa'yo, may pag-asa ka pa. Sundin mo ang mga hakbang na ito kung nararamdaman mong nawawalan ka na ng pag-asa. Number 1, baguhin mo ang konsepto ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na baguhin ang paniniwala mo tungkol sa iyong panlabas at panloob na konsepto sa sarili. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa mga nakaraan, pagbitaw sa negatibong paniniwala, pagbitaw sa mga saloobin na hindi nagsisilbi sa'yo. Kapag tinukoy mong muli kung ano ang tunay mong kakayahan at kapag kumonekta ka ulit sa iyong sarili, binubuksan mo ang totoo mong pagkatao. Kapag pinarangalan mo kung ano ang tunay mong pagkatao, yung wala ka ng pakialam sa iyong nakaraan, mas minamahal mo na ang iyong sarili ngayon. Ito'y isang koneksyon na nagpapagaling sa sarili mo at may kagalakan na papasok sa iyong puso. Kaya't magpasalamat ka na lang sa mga bagay na nawala sa'yo. Kapag tanggap mo ang kalungkutan mo ngayon, mas madali mo ring matanggap ang mga pangyayari. Number 2, ilabas mo ang iyong kalungkutan. Ang kalungkutan mo ay nagdudulot rin ng pagbabago. Kaya't bitawan mo ang kalungkutan na yan. Huwag mong ikulong ang lungkot sa puso mo dahil darating ang panahon na ikay kakainin yan. Buksan mo ang iyong puso at ilabas mo ang mga negatibong emosyon. Kapag iniiyak mo ang lahat, wala nang puwang para sa iba pang negatibong emosyon. Maliban lang sa tuwa. Tuwa ang papalit dyan. Tandaan nyo ito ha, merong lakas sa bawat kahinaan. Makakapagpagaling din sa atin kung mailalabas natin ang ating kalungkutan. Nakakapagpagaan ito ng ating loob. Paano mo ba mailalabas yan? Makipag-usap ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. Kung hindi ka naman komportable sa ganyan, o kung wala kang mapagsasabihan ng mga problema mo, pwede mo ring isulat. Pwede mong isigaw kung gusto mo. Pwede mo ring ibuhos lahat sa pag-gym. Gawin mo kung ano ang nakakapagpagaan ng iyong loob. Number 3, damhin mo ang sakit. Ang magandang mundo nating ito ay isang salamin. Ang iyong panlabas na estado ay isang refleksyon ng iyong panloob na estado. Ibig kong sabihin na ang paggaling sa sarili at pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa pagkonekta sa sarili mo. Hindi ka mamahalin ng iba kung ikaw mismo walang nakukuhang pagmamahal sa sarili mo. Pagninilayan mo ang payo kong ito. Pagninilayan mo ang buhay mo. Kapag kasi pinagninilayan mo ang bawat sakit na nadarama mo, mas madali mong matanggal o mas madali mong malinis ang negatibong pag-iisip sa isipan mo. Mag-meditate ka, okay? Because it will create an open channel between the heart and the mind, allowing for them to work in synchrony. Ang pagkabalisa o anxiety, pagkagumon at pagpupokus sa mga bagay na wala sa'yo ay dahan-dahang mabubura sa isipan mo. Magiging matiwasay ng pamumuhay mo. Huwag kang mag-focus sa mga pasakit sa buhay. Mag-focus ka lang sa mga bagay na ikinakasaya mo. Tandaan mo ito palagi, okay? Kung may pasakit man sa buhay, may mga bagay rin na ikinakasaya natin. Number 4, maghintay ka lang sa proseso ng buhay. Huwag mong madaliin ang lahat. Dadaan muna tayo sa matinding proseso. Pipigain tayo ng buhay. Dadaan tayo sa sakit. Matututo tayo. At dahan-dahang maghihilom ang sugat sa puso natin. Pero may pagpipilian ka naman. Ito lang suggestion ko sa'yo. Dapat matapang ka pa rin. Dapat matapat ka pa rin. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang sa mga nararanasan mong nakakawalang gana. Naghihintay sa'yo ang liwanag. Magpatuloy ka lang sa iyong paglalakbay. Kung gusto mong magbago ang lahat, kung gusto mong maging positibo lang ang takbo ng buhay, dumaan ka sa tamang proseso. Huwag mong takasan ng realidad. Paano ka matututo kung panay iwas ng iwas ka lang o magtatago ka lang? Dapat handa ka ng bitawan ang bigat sa dibdib mo. Ang sugat naman dyan sa puso mo ay maghihilom rin. It takes time. Harapin mo lang lahat kahit gaano pa kasakit ang maidudulot nun. Kaysa naman baliwalain mo lang. Hindi naman makakatulong ang pagbabaliwala. Mas lalo mo lang iniipon ang negatibo sa kalooban mo. Hindi naman ibig sabihin ng pagiging matapang ay hindi ka na rin tatablan ng maraming pagsubok. Babalikan at babalikan ka ng problema ng ilang beses. Pwede mo namang takbuhan ang problema mo, pero hindi ka makakatago. Ibig kong sabihin, ang problema ay sinusolusyonan. Hindi dinadala, hindi tinatago dito sa puso. Kung sa ngayon ay wala ka pang masyadong problema sa buhay, huwag kang magpakakomportable.
Dahil darating ang panahon na magkakaproblema ka. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang magising ka sa mapait na katotohanan ito. Magkakaproblema ka sa relasyon. O di kayo sa pinansyal, o sa pamilya, o sa kalusugan, o pwede rin magkakaproblema ka sa trabaho mo. Dapat handa ka na sa maaaring mangyari. Kaya't kailangan mong mamili, lalaban ka pa ba? O hanggang dito ka na lang? Sabi ko nga kanina, may pag-asa ka pa. Huwag kang panghinaan ng loob. Number 5, magpatuloy ka kahit nawalan ka. Oo, alam kong mahirap bumangon ulit. Mahirap magpatuloy kung halos lahat ng mga bagay na gusto mo o sa taong gusto mo ay mawawala sa'yo. O alam ko kung gaano kasakit ang mawalan. Pero hanggang dyan na lang ba tayo? Nangyari na ang lahat. Ano pa bang magagawa natin sa mga panahong nangyari na? Wala ka na magagawa dun dahil hindi mo kontrolado ang tao na lumayo sa'yo. Hindi mo makukontrol ang panahon na kunin ang nakasanayan mong gawin. Pero itong gagawin mo, gamitin mo ang kawalan para umunlad ka sa buhay, para matuto ka pa, para lumawak pa ang karunungan mo, para na rin baguhin ang iyong paniniwala sa buhay, para malaman mo kung paano ba magmahal at kung sino ba ang dapat na pagkakatiwalaan. Dahil sa oras na gawin mo to, makakalikha ka ng panibagong buhay. Ikaw na ang bahala kung paano mo gagamitin ang kawalan na yan. Huwag kang magmukmok. Pwede ka namang umiyak dahil syempre nawalan ka ng importanteng tao o bagay. Pero hindi pwedeng mananatili ka sa buhay na ganyan. But if you choose not to do these things, this advice, it will lead to a depressive state. Hindi mo gustong ma-depress, di ba? Kaya't ang tanong ko sa'yo, magpapatuloy ka ba dahil gusto mong umunlad? O mananatili ka lang ganyan kahit alam mong wala kang mapapala sa kalagayan na yan? Ikaw lang ang makakapag-desisyon yan. Hindi ko naman hawak ang buhay mo. Nagbibigay lang ako ng payo sa'yo dahil ayokong mabibigatan ka. Number 6, tanggapin mo ang mga pagsubok. Madaling mamuhay sa mundo kung matuto tayong humarap sa mga dapat harapin. Ang matinding hamon sa buhay at mga kakulangan, dapat ginagamit natin yan para mas mamotivate pa tayo at mas lalo na sumulong pa rin. There's a potential value in every situation. Kahit nga ang pagdurusa ay mahalaga din sa buhay. Aminin mo man, tanggapin mo man o hindi, ang negatibong emosyon at negatibong sitwasyon ay parte na ng ating buhay. Paulit-ulit ko na yung sinasabi para hindi ka maguguluhan, para madali mong matanggap ang realidad. Number 7, patibayin mo ang iyong sarili. Kailangang matibay ka pa rin kahit gaano kalupit ang hamon ng buhay. That's why in these times of challenge, you need to remember to do the things that you love. Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay? Whatever you wanna do, do it. Just do it. Dapat mong pagsikapang pakainin ang iyong sarili ng positibong emosyon. Alam kong pagod na pagod ka na sa buhay mo ngayon. May iba ding nagsasawa na sa buhay nila. Don't stay in that situation. Don't stay in that life. Because there's still something you can do about it. Number 8, patawarin mo na ang iyong sarili. Patawarin mo na rin ang mga taong nagkasala sa'yo. Madali lang kasing sisihin ang ating sarili o sisihin ang ibang tao. Dapat ginawa ko to. Bakit di ko nakita ang kahantungan? Anong klaseng tao ako? Tama na sa kakaisip ng ganyan. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Tigilan mo na ang ganyang estilo. Bumitaw ka na sa ganyang kaisipan. Imbis na kampihan mo ang iyong sarili, ginawa mong kaaway. Paano ka sasaya sa ganyang mentalidad? Have some compassion for yourself. Ginawa mo naman ang lahat, di ba? Sadyang may mga tao lang na hindi makikita ang mga pinagagawa nating maganda. Kapag pinatawad mo na sila, mas lalong pinatawad mo ang iyong sarili. I promise you, nakakagaan yun ng pakiramdam. Kapag hindi mo na iniisip ang mga kulangan mo sa buhay, mas madali mong mapahilom ang sugat sa puso mo. Number 9, bumitaw ka na. Bumitaw ka sa lahat ng bagay na nakakapagpabigat ng iyong kalooban. Bumitaw ka na. Ang pagbitaw ay nakakapagpagaan ng pakiramdam. Bukas na kaisipan plus bukas na puso equals tunay mong pagkatao. Kapag ninanamnam mo ang 9 na leksyon na ito, mas titibay at gagaan ang buhay mo. You will become more open to something much bigger than you could have imagined for your life after your loss. It really does get better. Palaging may ilaw sa dulo ng lagusan. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang, okay? Magiging maayos rin ang buhay mo. Kailangan mo lang i-apply ang mga leksyon na ito sa buhay mo. Kumilos ka na ngayon. Alam ko na bawat problema ay nag-iiwan ng marka sa buhay natin. Pero ang mga markang ito ay nagpapatunay kung gaano tayo katatag. Dahil kita mo naman, nakatayo pa rin tayo. Lumalaban pa rin kahit ang gulo-gulo na. Gamitin mo ang markang yan para mahalin mo pa lalo ang iyong sarili
ng higit pa kaysa sa dati. Ika nga ni Anita Morjani, love yourself like your life depends on it. Because it does. May pag-asa at may kaligayahan. Tandaan mo ito, ang buhay ay hindi balanse kung wala ang positibo at negatibong kaganapan.